Hello mga beshikos! So, ang recipe natin for today's video ay jeyuk bukkum or hot and sweet stir fork. So, without further ado, let's start! So, ang mga ingredients na kakailanganin natin ay 500 grams ng fork, 1 piece onion, and 1 piece cabbage. Hiwa-hiwain lang natin mga vegetable. Then, maglalagay tayo ng 2 tablespoons of olive oil. Then, after nyan, ang next naman nating ilalagay ay yung 1 tablespoon ng gochujang at 1/2 tablespoon ng soybean paste. Kung wala kayong soybean paste, pwede na yung pork cubes na pampalasa. Then, after nyan, hahalu-haluin mo lang hanggang sa maghalo yung mga sauce. Then, after mong halu-haluin, pwede mo nang ilagay yung 1/2 tablespoon of chili powder. Kung gusto mo mas maanghang, pwede mong dagdagan yung chili powder. Pero kung gusto mo naman medyo spicy lang or di naman masyadong maanghang, kauntian mo lang ilagay. Then, yun nga. Tapos, yan, nahaluin mo lang. Next mo namang ilalagay is yung bulgogi sauce. Yung bulgogi sauce pala na yan, kung meron kayong makikitang mabibili sa Kmart or Korean convenience store, pwede na lang kayong bumili doon. Pero kung gusto nyo, gumawa kayong sarili, meron akong video kung paano gumawa ng bulgogi sauce. Hanapin nyo na lang sa aking YouTube channel. Yun nga, ilalagay mo na yung 250 ml of bulgogi sauce. Then, paghahalu-haluin mo lang lahat ng ingredients hanggang sa maghalu-halo sila lahat. Kung sa tingin mo, okay na, ihanda mo na yung paglulutuan ng pagkain. Over medium heat lang dapat yung apoy. Kaya kung mainit na yung cooking pan, pwede mo nang maglagay ng kaunting oil lang. Huwag masyadong maraming oil para hindi masyadong mamantika. Ayan, kapag naglagay ka na ng oil, pwede mo nang ilagay yung ginawa mong pinaghalo-halo mong pork, tsaka mga vegetable, tsaka yung mga spices. Then, igigisa mo lang siya hanggang sa tingin mo, luto na yung pinaka-pork and yung vegetable. Then, pwede na siya. Kumuha ka na ng maraming kanin at talaga namang mapapa-anirize ka kapag inulam mo ang pagkain ito. Sobrang panalo ng lasa na to, especially kapag sinamahan mo pa nga siya ng rice. And sa tingin ko, mas masarap to kung maanghang-anghang and yung lasa niya is manamis-namis na maalat-alat. Yung sakto lang yung texture, sobrang sarap. Kaya ano pang iniintay nyo mga chinggo, lutuin nyo na! So, that's all for today's video. And for more Korean food recipe, just subscribe to our YouTube channel, Korean Husband Cooks. Thank you for watching. Bye-bye!